mga kabataang naging matigas ang ulo dahil hindi buo ang kanilang pamilya. Ganito ang naging karanasan ni Malou sa ating dulang sa Kanyang Panahon. Bakit ngayon ka lang, Malou? It's almost 1 a.m. Sabi ni Manang Biring, wala naman kayong overtime sa office. Daddy, gumimik lang kami ng mga friends ko. Lagi ka na lang ganyan. Gumigimik kahit may pasok sa trabaho kinabukasan. Hindi mo ba naisip na masama ang lagi ka nagpupuyat? Isa pa, baka mapabayaan mong trabaho mo dahil dyan sa ginagawa mo. Daddy, antok na ako eh. But, next time ka na lang mag-sermon, okay? Good night. Dumating ka na pala, Sir Manolo. Ang alaga niyo, Manang Biring, nasaan? Uwi na ba? Ay, oo, Sir, pero umalis uli eh. Sinundo ni Bernie. Sa labas daw sila maghahaponan. Ang lalaking yun na naman pala ang kasama niya. Sir, ano, view niya na kasi ang Bernie ngayon eh. Hindi ko siya gusto para kay Palu. Tingin ko, hindi gagawa ng mabuti para sa anak ko. Iyon din ho ang pakiramdam ko, Sir. Pero kapag sinabi natin yan sa kanya, tsak na hindi naman siya makikinig, baka magalit pa nga. Madikas kasi ang ulo ng batang yan. Akala mo alam na niya ang lahat ng bagay sa buhay. Pero Sir, kailangan mo ng ebidensya upang mailayo mo si Malou sa lalaking yon. Nga pala, Sir, bakit hindi mo sabaybayan ang Bernie na yon? Hi, Malou. Yes, Jimmy. Pwede ba kitang ihatid mamaya? I'm sorry, pero hindi mo na ako maaaring ihatid. Huh? Bakit naman? Sinagot ko na si Bernie. Huh? Malou, may asawa na siya. I know. You know, pero tinanggap mo pa rin. Hiwalay na sila. So wala nang problema. Look, Malou, ano ka ba naman? Iba pa rin yung kaya kang pakasalan. Will you please stop it? Sinabi ko na sa'yo tungkol sa amin dahil ang akala ko magiging sport ka. Pero hindi pala. Okay lang. Malou. Pero hindi mo mapagbabago ang isip ko. So ano, are you going with me tonight sa Tagaytay? Next time na lang, Bernie. Why? Malou, nakapag-book na ako for us. May sakit ang daddy ko, kaya hindi ako nakapagpaalam. Ayoko na maiwan siya sa ganung kalagayan. Your dad needs a doctor, not you. Kaya pwede mo siyang iwan. Bernie, lumaki akong kapag may sakit, hindi umaalis ang daddy ng bahay. Canceled ang lahat ng appointment niya. At ako lang ang binabantayan niya. At gusto ko rin gawin yun sa kanya. Lalo na ngayon na may edad na siya. Kailan mo ako pagbibigyan? What do you mean? I want to be with you sa buong magdamag. Bakit bang tigas ng ulo mo? Bakit hindi mo pa rin nilalayuan ang lalaki yon? Alam mo naman palang may pananagutan na siya. 2 years na silang hiwalay, Daddy. Kaya malaya na si Bernie. That's not enough. Hindi ka pa rin kayang pakasalan. Malou, ang gusto ko, yung mapaninindigan ka. Yung pakakasalan ka.
Daddy naman, kung magsalita kayo, parang hindi kayo nagmahal. Hindi masamang umibig, anak. Kung iyon ay sa tamang tao. Malulayuan mong lalaki yun. Masisira lang ang buhay mo sa kanya. No, Daddy. Mahal ko siya. At hindi mo kami mapaghihiwalay. Hindi! Sinisiraan mo lang si Bernie, Jimmy, para ikaw ang tanggapin ko. Hindi ko siya sinisiraan. Totoo sinabi ko. Kitang-kita ko sila ng babaeng akbay niya. At nang maisa kanya yun doon sa taxi, hinalikan niya sa lips. Sila ni Bernie magkasama. Kapag hindi mo siya kasama... Tama na! Tumigil ka na! Malou! Hindi ako interesado marinig pa yung mga sasabihin mo. Hindi ko gustong galitin ka. Pero kailangan malaman mo lahat eh. Iluloko ka lang ng lalaking mahal mo. Sabi tama na! Pareho kayo ng daddy ko. Pwede ba? Iwan mo na ako? Kanina ko pa tinatawagin si Bernie. Pero hindi ko makontak ang cellphone niya. Hindi kaya totoo ang sinabi ni Jimmy? Nabukod sa akin, may iba pa si Bernie. Nababaero siya. Nakaka-stress. Mabuti pa. Tingnan ko lahat ng DVD ni Daddy. Baka meron doon na pwede kong paglibangan panoorin. Wala naman dito sa bahay ngayon si Daddy. Eto na ako sa DVD rack. Dami naman. Iisa-isayin kong tingnan. Puro naman hindi ko type. Itong isang ton. Ano kaya to? Ano to? Mommy's video? Video ito ni Mommy? Parang hindi ko pa ito alam ah. Panunoorin ko ha. Ayan, nailagay ko na. I-open ko na. Si Mommy nga. At ang picture nakalagay sa video for 2022. Kung ganun, naisip niya ng panahon ito noon pang may sakit siya. Hello, anak. Malamang graduate ka na ng college kapag napanood mo ito. Pasensya na ha. Wala ako sa graduation mo. Talagang hanggang dito na lang ang buhay ko. Mami. Naniniwala ako. Napalaki kang mabuti ng iyong daddy. Dahil isa siyang mabuting ama at asawa. You're right, Mami. Hindi na nga po nag-asawa pa si daddy. Mahal na mahal
kami. Mahal na mahal din kita. Sabi mo nung huli tayong mag-usap, ngayon mo ako pagbibigyan. Ba't dito ka nagyaya sa park? May mahalaga tayong pag-uusapan, Bernie. We can talk about it in a motel. Oh, I'm sorry, Bernie. Pero hindi na mangyayari ang gusto mo. What? Malou, you said you love me. And you tinatapos promised... ko ng lahat sa atin. Kalimutan mo na ako. Malou. Nakinig ka rin pala sa daddy mo. No. Hindi si daddy ang nakapagpabago ng isip ko. Si mommy. Patay na siya, di ba? Sabi mo, 2 years old ka lang nang mamatay siya. Tama. Pero bago siya pumanaw, gumawa siya ng video message para sa akin. Para daw mapanood ko habang lumalaki ako. Napanood ko lahat yun. At alam mo, isa doon ang naisasabing, ingatan ko ang pagkababae ko. Na huwag akong iibig sa may asawa. Naisip yan ni Mami. Kahit malubhaan ang sakit niya. At napakabata ako pa noon. Siguro, talagang niloob ng Diyos na sabihin niya yon. Para pagdating ng ganitong panahon, mailigtas ako sa kapamakan. Malou. Kalimutan mo na ako, Bernie. At magbagong buhay ka na rin. Malou, anak, may sakit ka pa? O kaya may problema ka? Wala po. Lahat ng sinabi niya, Dad. Bakit niya naman po naitanong? Kasi ilang araw na namin napapansin na lagi kang maaga kung umuwi. Ah, yun po ba? Hindi na po ako sumasama sa mga kaibigan ko na madalas gumimik. Huh? So, mas nakakatulog na po ako ng maayos ngayon. Good. At nakipag-break na po ako kay Bernie, Daddy. Talaga? Yes. Ako? Natauhan ako. Tama kayo, Dad. Ako nga ang talo. Kung ipagpapatuloy ko ang relasyon ko sa kanya. At ayoko pong masayang mga ginawa ni Mommy para lang mapayuhan ako. Nakita mo ang video na ginawa niya? Bago siya napatag? Yes, Daddy. At nadama ko mula po sa mga video na yon ang pagmamahal niya sa akin. Na kahit hindi nabuo ang pamilya natin dahil wala na siya, ay naibigay pa rin ninyong dalawa sa akin ang buo ninyong pagmamahal. Totoo yun, anak. Isa lang ang hangad namin. Ang mabuting kapalaran para sa iyo. At mangyayari lang yun kung tatahakin mo ang tamang landas ng buhay. Mangyayari na po yun, Daddy. And I'm sorry. Oh. Sa mga katigasan po ng ulo ko. Masaya ako dahil inahalap mo na ako ngayon, Malou. Tuwing dadalawin kita dito sa inyo, lagi mo na akong pinakikiharapan. Hindi ka nagalit sa akin.
Maayos ka naman dumadalaw. Kaya walang dahilan para tarayan kita. May gusto sana akong itanong. Ano yun? Tungkol sa inyo ni Bernie. Break na kami, Jimmy. Ako ang nakapag-break dahil natauhan na ako sa pagkakamali ko. Mas focus na ako ngayon sa trabaho ko. Salamat. Salamat naman. At salamat din. Kasama ka sa hindi nagsawang magpaalala sa akin. Yun nga lang, hindi ko pa rin matatanggap ang pag-ibig mo ngayon. Dahil kailangan ko pang pagalingin ang puso ko. Naunawaan ko yun. At hihintayin ko ang tamang panahon para sa atin. Naniniwala ako, darating din yun. Ang makabuluhang alaala ay makatutulong upang magbago ang isang tao. At ito'y magaganap sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.